Spray ulit tayo kagri ng ating kalamansian. Ngayong araw, tutulong ko ulit si Bear. May halo akong lanate. Pututusin, pangalawa ko na itong lanate na to. Pangalawang apply ko na. Kasi nga may mga white fly. May mga natira pa ako nakikita na pailan-ilang white fly. Mapupuksan na natin yung mga white fly na yan. Pero pasin ko ngayon, hindi na masyado. Tingnan nyo mga kagri, oh. Daming sariwan dahon. Dami, nagmura. Oh. Kagri. Oh. Pero kahit papano, marami din pala na mga pasunong ito. Na bulaklak. Itong kuwan. Palamansi. Doon si Bernard ulit. Una, ito tayo sa dulo. Si Bernard. Dito tayo. Masyadong naanuhan tayo ng yan, ang ambon ng sprayer ni Bear. Malaking bagay ka, Agri, yung marunong ka, skill ka. Hindi naman natin sabihin na sobrang galing mo. Yung bang kaya mo lang ituloy yung trabaho na iniwan ng tao mo kung sakali tumalis sila. Siyempre, minsan kasi, ano yan eh, may mga tao na na ayaw pala nila yung linya na ibinigay mo sa kanila. Ibig sabihin yung trabaho dito, wari sa kalamansi farming, mayroon tao na ayaw yung ganyan eh. Hindi nila linya kung sabihin nga nila. Kung umalis sila, hindi mo sila pwedeng pigilin, lalo na kung wala na masabit sila sa'yo. O wala silang bale na marami, ganun. Tapos gusto nila umiba ng linya, wala kang magagawa dyan. Kailangan mo silang pakawalan. Ngayon, kung wala ka namang alam, wala na. Kaya nga kailangan skill ka sa lahat ng bagay. Marunong ka mag-repair, marunong ka sa lahat ng mga tulad na yan. Paano ba mag-setup ng power spray? Paano ba mag-repair niyan? Mag-troubleshoot? Yan kasi ang isang number one dyan na maraming hindi nakakaalam. Pag-troubleshoot sa mga tulad ng sprayer lang na yan, maraming hindi nakakaalam yan. Kapag ikaw hindi mo alam yan, nag-spray ka, madaling araw ka nag-spray, example. Tapos, malayo yung bahay mo. Kasi gusto kaya ka madaling araw, gusto mo makayari ka na maaga. At kung may trabaho ka pang iba, makapagtatrabaho ka. Paano kung nasira yan? Hindi mo alam kung paano gawin. Wala na, na-delay ka na sa lahat ng ginagawa mo. Pati yung schedule ng araw ng pitas mo, ay ng araw ng spray mo, dali ka na. Nawala na. Kasi, yaahon mo yan. Dadali mo yan sa pagawaan. Paano yung pagawaan? Sarado. O di kaya malayo. Malaking oras yung kinain niya. Tapos, for example, lalo ngayon, tagulan pa. Mahirap. Sumingit sa ulan. Paano kung hinapon na o hapon na nagawa o marami schedule yung manggagawa. Pang sampu ka, pang labinlima ka na sa gawain niya. Hindi ka naman pwedeng gawaan nun. Lalo na nga kung naghahantay din yung mga may-ari ng mga pinapagawa nila. Mahirap isingit yung sayo doon. Wala na, hapon na, wala na. Nawala na yung araw na schedule mo. Kasi nga, konting repair lang pala, konting pihit lang pala ang kailangan mo doon sa power spray mo, ay gagana na uli. Kaya napaka-importante na may alam tayo kahit papano. Hindi naman natin sinabi mag-mekaniko ka na talaga dyan eh. Yung bang alam mo lang yung mga troubleshoot, napakalaking bagay na nun. Alam mo mag-repair, mga first aid dyan sa equipment mo, napakalaking bagay na yan. Kaya ang pag-aaral dito sa paggugulay o pagtuklas ng mga kaalaman, lahat, nakasalala yan sa tao, sa tao may-ari, sa owner talaga ng kalamansi. Siyempre, hindi naman tayo 100% perfect eh. Tulad ko ako, may mga mali din ako. Pero yung mali ko na yon, naitutuwid ko yon dahil sa experience ko doon sa... Ako mismo kasi humahawak ng mga bagay-bagay dito sa kalamansi ko. Yun nga lang, yan, si Bear, minsan kinukuha ko yan. Katulong ko lang, pero hindi sa lahat ng bagay. Pero ako talaga nagtuturo sa kanya. Ako ang nagmamanyobra sa kanya kung ano gagawin niya. Kasi nga, skilled ako. Alam ko yung ginagawa ko. Ganon. Hindi yung... Kahit wala si Bernard, diretso ako mag-spray. Kasi... alam ko yung ginagawa ko.
Alam ko mag-set ng pag-i-spray na nag-iisa, ng power spray ang hawak, nag-iisa. Alam ko kung paano yan. Pero syempre, sa mga ibang video, ituturo natin sa isa lahat yan. Ang ano ko lang dito, yun, motivation lang sa mga tao, sa mga nais magbalak ng kalamansi farming. O meron na, tapos hindi ka pa marunong, mag-aral ka. Kasi, kuya, asa mo lahat sa tauhan mo yan. Medyo, okay sana kung talaga hindi kayo iiwanan yan. O, pag-aralan mong gawin. Meron tayo dyan, YouTube, may mga tutorial dyan, paano mag-repair ng mga equipment. Lahat halos nandyan na eh. Parang eskwelahan na yan sa YouTube eh. Kaya lahat ng kailangan mo, halos i-search mo lang dyan kay YouTube. Matututunan mo yan. Magbigay ka ng oras dyan sa mga pag-aaral na yan, pag-search na yan. Huwag kang manghinayang doon sa oras na kakainin mo dyan. Kasi, kung tutusin, hindi ka lang magbabayad dyan. Mag-load ka lang sa cellphone mo or may internet ka, kumunik ka lang. Makakapag mag-invest ka ng maghapon na oras dyan. Makakapag-aral ka na. Magkakaroon ka na ng skill. Pero syempre, kailangan i-apply mo yun doon sa mga equipment mo, sa mga gamit mo. Kung nagta-troubleshoot yung mga gamit mo, i-apply mo yan. Kailangan mo, kung nagpapa-repair ka, kailangan tinitingnan mo yung mga nire-repair doon, yung mga posibleng nagiging sira lagi dyan sa mga equipment mo na ipinapagawa mo. Kung paulit-ulit na yun lang naman, may mga pinipihit lang pala, itinatiming lang, itinutono lang pala yung mga karburador, tapos yung pump, yun, yung mga tamang pressure, tapos yung buga ng tubig doon sa nozzle, yung tamang buga doon sa pressure niya, kailangan, alam mo, kailangan pag-aralan, no? Kasi kung kalamansi farming talaga yung ginawa mo, yung hanap buhay mo, ay sigurado hindi lang isang beses ka dyan na magtatrabaho. Isang dekada nga o higit pa na puro yan lang, paulit-ulit lang naman ang gagawin mo dyan. Every cycle, every season ng pagpapabunga mo, mag-i-spray ka, ganun, o kaya pagpapatubig. Kailangan marunong ka mag-istila ng mga hose ng patubig mo. Kung paano mo istila yan sa patubig mo, kung nasisira yan, dapat alam mo kung ano pinagmumulan. At syempre, dapat yun, alamin mo lahat paano mag-istila. May mga tutorial din yan sa YouTube. Panoorin mo. At sa totoo lang, nakakaminus ka pa ng bayad dyan. Hindi yung tawag ka ng tawag ng tao dahil sa referin mo nga ito, gano'n, ganito. Tapos konti lang pala, syempre babayad ka ito, inabala mo yung tao, kahit medyo mahal, kailangan bayaran mo yon. Kasi nga, yung skill nila, yung binabayaran mo doon, kahit na maliit lang yung bagay na sira na yun. Kasi yung maliit na yun, hindi mo alam, siya nakakaalam noon. Tapos, yun nga, yung oras nawawala sa'yo, maraming oras na nawawala sa'yo. Kasi nga, yun nga, nasira, hindi mo alam yung gawin, puro pagawa ka lang, tapos yung lalo na kung seservice ang kapa nila, medyo mahirap din siya magpa-service. Kasi nga, maraming ginagawa yung mga tao. Hindi kasi servicean niya kung marami siyang ginagawa. Kasi doon lang kumikita na siya, tapos aalis pa siya dahil lang sa isang tao na yon. Hindi kanyang pupuntahan. Pag wala niyang ginagawa, tsaka lang niyang pupuntahan. Pagka libre na yan. Ganun lang yan yung mga mekaniko. Kaya ako, nagpapamekaniko ako, tinatandaan ko rin yung mga pinapagawa ko. Yung mga troubleshoot lang naman. Hindi naman yung bibiyakan ng makina ng mga equipment mo, hindi naman ganun. Yung mga tamang pagre-repair lang, mga karburador, yung mga nagbara, yun lang, dapat alam mo yun eh. Tapos yung mga pump na ayaw magbomba, papalitan lang pala ng rubber seal, yung para magpump na uli siya, yun. Importante yan sa power spray, pag nag-spray tayo, kasi pag nagpapabulaklak tayo, yan ang pinaka-importante sa lahat. Power spray, yung mga equipment mo na yan. Kasi ang pag lalo kung summer, ang pag-i-spray hindi yan ganun ka kadalang gamitin, madalas gamitin talaga yan. Puro yan ang hawak mo. Hindi ka pwedeng ma-delay diyan o schedule lang sprayer mo ngayon. Spray mo sa kalamansi mo, hindi ka pwedeng ma-delay. Kung sa lalo kung summer kasi andiyan active ang mga insekto diyan, mga putak-te, paru-paro, kailangan i-apply mo yan ngayong araw na to.
kung schedule mo ngayon, diyan kasi sa Kalamansi, pag na-delay ka dyan sa pagpapabulaklak, maaaring maraming masira dyan. Kung ma-delay ka ng pag-i-spray dyan. Ganun. Kaya nga, ang Kalamansi, ang pagpapabulaklak, nasa una, ang pinaka-importante dyan, yung unang isang buwan mo sa pag-i-spray. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Hindi ka dapat dyan mag-miss sa mga schedule ng spray mo kasi nandyan yung critical na stage, yung bulaklak ang pinaka-critical sa lahat. Hanggang maging gamais, gamunggo. Yan, yung gasaresa, gabungan, kasi laki ng bunga ng saresa ng aratilis. Yan, okay pa yan. Okay na yan, medyo ligtas na ng konti yan eh. Kung every 5 days ka mag-spray dyan, medyo kaya na rin yan. Hindi na rin masyadong atakihin yan. Pero kung bulaklak pala, lumuluso, tapos mag-spray ka weekly, minsan nga 10 days, yun, yari ka doon. Kasi nga, laging nasisira yung equipment. Kaya napaka-importante ng ikaw mismo ay marunong ka. May alam ka kahit nalang papano doon sa mga equipment mo, kung papano yung referin, dapat skilled ka talaga. Yun ang kailangan mo ng isang Kalamansi farmer. Kasi pag iniwan ka nga ng tao mo, wala na, tigil na rin ang hanap buhay mo. E, paano yung mga in-invest mo dyan? Yung mga una ipinuhunan mo dyan? Yung mga, yan, yung sa seedlings pala, mahal na. Eh yung pang sa mga pag-aalaga pa nyan. Di ba? Kaya dapat alam mo yan, yung nawala man yung tao mo, diretso pa rin yung hanap buhay mo. Ganun mga kaagri. Napaka-importante niya. Kasi ako mismo, ganyan ako eh. Kahit nawala yung mga tao ko, dati kasi kumuha ko ng kasama, kahit wala sila, diretso pa rin ang hanap buhay ko. Kasi ako, alam ko mismo yung ginagawa ko. Kaya lang naman kasi ako dati kumuha kasi marami na akong ginagawa. Hindi ko na kaya ng katawang ko. Kaya ako kumuha. Pero syempre, kahit umalis sila, dahil nga hindi na minsan natatapat talaga, hindi naman talaga kumikita, ay syempre, para saan pa ba't nandun pa sila? Kung hindi naman kumikita, di ba? Kawawa naman yung mga tao. Kung hindi naman na kumikita, syempre, pagbigyan mo na umalis. Kasi nga, para makapaghanap buhay siya sa iba. Ganon. Ngayon, ako, kayang-kaya kong mag-manyobra ng aking mga... Kayang-kaya ko i-operate lahat ng mga gamit ko. Nag-electrical ako. Nag-aral ako mag-electrician. Mag-plumber. Lahat. Mag-hand tractor. Kasi yung hand tractor talaga, yung pagla-land preparation, alam ko na yan dati pa. Kasi bata pa lang ako, magsasaka na ako. Bata pa lang ako, mahawak na ako ng hand tractor. High school pa lang ako, mahawak na ako ng hand tractor. Dari na kami mag-spray. Naglalagay na lang uli. Nagre-refill na lang ng tubig si Berjan sa mga drum. Para, syempre, sakali man, at magka-problema man sa susunod na spray namin, itong ating patubig, ay meron na tayong naka-imbak na tubig dyan sa drum.